Magpahanggang ngayon ay mainit na pinag-uusapan online ang insidenteng nangyari sa Especially For You segment matapos ang isang hindi pagkakaintindihan na ipinalabas ng live sa It's Showtime. Ang akala ng mga netizen ay magsusorry si Vice Ganda sa searching na si Axel Cruz, ngunit bigla niyang binawi ang kanyang sinabi. The Philippine Showbiz List presents, bakit binawi ni Vice Ganda ang kanyang apology kay Axel sa Especially For You? Vice Ganda, It's Showtime host, called out Axel. Nag-ugat ang issue nang i-call out ni Vice ang searchee na si Axel Cruz nang bisohin nito ang searcher na si Christine matapos siyang hindi piliin bilang kadate. Sinabihan siya ni Vice na hindi pwede na bigla na lamang siyang magnanakaw ng halik. Kinailangan nga raw ni Axel na humingi ng permiso dahil pwede siyang magdemanda sa ginagawa niya. Maririnig naman ang iba pang host na sumasang-ayon sa sinasabi ni Vice at sinabihan nila si Axel na hindi pwede ang kanyang gagawin. Axel Cruz clarifies nakaw na halik issue. Kumalat sa social media ang video clip ng eksenang ito at inulan ng batikos ang mga host ng It's Showtime, particular na si Vice. Ayon sa ilang netizens, pinahiya ni Vice si Axel. Ginawa lamang daw niya ito dahil sa itsura ni Axel at hindi niya ito gagawin sa isang lalaking may itsura. Maging si Axel ay hindi rin nakatakas sa pambabatikos kung saan may ilan ding pinuna ang pagtatangkang pagnakaw niya ng halik kay Christine. Upang linawin ang kanyang mga aksyon, noong June 1, 2024, nag-post si Axel sa Facebook kung saan ay sinasabi na hindi niya intensyon na magnakaw ng halik kay Christine, gaya ng paniniwala ng maraming tao. Kalakip na turang post ay mga screenshot ng mga reaksyon ng netizen. Ayon kay Axel, unang-una sa lahat, ang paglahok niya sa Especially For You ay for fun lamang, kung saan ay go with the flow lang sa mga kulitan at asaran. Nung sandaling mag-meet na raw sila ni Christine, ay papalapit pa lang ay nakahanda na siyang umapir ang kamay nito sa kanya. Kasunod nga nito ay shinake hands niya si Christine. Paliwanag ni Axel, ang gagawin niya dapat ay yung karaniwang ginagawa na bro code na after ng shake hands ay dikit-balikat pero hindi ito nangyari kasi umiwas si Christine. Lahat pa ni Axel, akala kasi ni Christine na hahalikan o ibebeso niya ito. Pero binigyang diin niya na wala siyang intensyon na ganun. Isa pa daw sa nakadagdag na pag-aakalang hinatak o pinilit niya si Christine ay dahil sa anggulo ng kamera. Matapos nga raw siyang i-call out ni Vice na bawal ang ginawa niya na magnakaw ng halik, ay bigla na lamang siyang nablangko at hindi na alam ang susunod na gagawin. Matapos ibahagi ang kanyang panig ng kwento, nanawagan si Axel sa publiko na huwag siyang batikusin o kaya ay pagbantaan. Humingi din siya ng paumanhin kung may mali man siyang nagawa o mali sa paningin ng publiko. Pero giit niya, tulad lamang iyon ng bro code. Nagpaabot din siya ng paumanhin kay Christine kung nagulat o naramdaman nitong hahalikan niya ito. Sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, ay nag-iwan si Axel ng lubos na pasasalamat sa buong cast ng Showtime na maging bahagi siya ng Especially For You. Patuloy pa rin anya siyang nagpapasalamat, lalo na kay Vice, at nakiusap na itigil na ang pababatikos rito dahil baka nagulat lang din ito. Christine defends Axel. Sa hiwalay na reaction video, sinigundahan ni Christine ang pahayag ni Axel. Noong Sabado, June 1, 2024, muli niyang ipinost ang kontrobersyal na eksena sa TikTok at Stitch na kanyang video na sinasabi niya na hindi niya naramdaman na binastos siya ni Axel. Paglilinaw ni Christine, wala naman daw talagang ginawang mali si Axel at wala itong balak na halikan siya. Sa halip, ang layunin nito ay itap lamang siya sa braso na parang magtropa. Wala rin daw siyang naramdaman na gusto siyang ibeso ni Axel. Ayon kay Christine, tila nais lang ni Axel na yakapin siya. Subalit dahil sa kanyang posisyon, ay naging awkward ang sitwasyon. Sa kabuuan, sinabi ni Christine na hindi talaga intensyon ni Axel na halikan siya. Gusto lang daw talaga nito na yakapin siya para magbigay ng comfort, tulad ng sa isang kaibigan. Nagpasalamat din si Christine sa pag-aalala ng mga host, lalo na ni Vice, na talagang ramdam niya ang concern nito sa ganung bagay. Pero pinanindigan niya na walang halik na naganap. Anya na na-misinterpret lang ng mga host ang sitwasyon dahil sa kanilang posisyon sa programa. Humingi din si Christine ang paumanhin kay Axel para sa miscommunication at nagpahayag ng pag-asa na magiging maayos ang lahat.
Vice Ganda expresses intention to apologize to Axel. Matapos ang pagbibigay linaw nila Christine at Axel sa tunay na nangyari, maraming netizens ang lumapit kay Vice sa ex upang hikayatin siya ng humingi ng pamanhin kay Axel. Dahil dito, nag-tweet si Vice noong Sabado, June 2, 2024 upang ipahayag ang kanyang intensyong mag-apologize kay Axel dahil sa mali niyang akala. Lahat ni Vice, sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang andon ay na-off si girl na sinunggaban siya ng halik and I thought na she felt violated. Since hindi naman pala, I will apologize to the guy. Vice retracts apology to Axel. Sa pag-aakalang okay na ang lahat, ikinagulat ng madla ang biglaang pagbawi ni Vice sa kanyang tweet na mag-apologize siya kay Axel. Bago matapos ang It Showtime noong Martes, June 4, 2024, ay nagsalita si Vice kaugnay ng issue ng pag-call out nilang mga host kay Axel on national TV. Anya, kinall out nila si Axel base sa mga nakita nilang mga host at karamihan ng mga nasa audience at base sa naging reaksyon ni Christine sa ikinilos ni Axel. Nagkaroon daw ng usapin kung tama o mali ang kanilang ginawa o kung na-discriminate si Axel base sa sinasabi ng ibang netizens na kinall out ito dahil sa kanyang itsura. Sinabi niyang nag-usap-usap ang bumubuo ng noontime show, host, production staff at psychologist kaugnay ng kontrobersya. Pinanindigan nilang sinita nila si Axel dahil ang nakita raw nila ay hindi naging komportable si Christine sa pagdikit sa kanya ni Axel. Nakausap din daw nilang muli sina Christine at Axel at pagkatapos sa kanilang pag-uusap ay napagtanto raw ni Vice na hindi siya dapat humingi ng paumanhin. Isinawalat din niya na sa muling pagkikipag-usap ng It Showtime staff at ng psychologist kay Christine, sinabi ng huli na totoong na-off siya sa naging kilos ni Axel. May dahilan daw si Christine kung bakit sinabi nito sa kanyang TikTok video na hindi siya na-off, pero hindi na raw nila ito ibabahagi at nirerespeto nila ang dahilan nito. Giit ni Vice dahil sa na-off si Christine, naniniwala siya na hindi mali na kinall out nila si Axel dahil karapatan ng isang babae na tumanggi o umalma kung para sa kanya sa pakiwari niya ay hindi siya komportable sa ikikilos ng sino man sa harapan niya. At yun ang nasaksihan nila sa ikinilos ni Christine noong araw na yon, may pag-alma. Ayon kay Vice, ginawa nila yon para protektahan ang kanilang guest na hindi matapakan ang kanyang boundary bilang isang babae nung puntong yon. Ayon naman kay Karil, yung nakita nila nung time na yon, talagang nahawi ni Christine. Minsan daw kasi yung katawan natin nagre-react siya automatic. Dagdag ni Teddy Corpus, although hindi kita sa TV dun sa angulo, pero yung angulo nila mga host, pati yung ibang nanonood, talagang kita rin ng mga nanonood ang nangyari. Samantala, tinanong daw ni Vice ang psychologist ng It's Showtime kung mali ba ang naging reaksyon nila sa aksyon ni Axel kay Christine. Sabi raw ng psychologist, hindi masasabing mali yung reaksyon nila kasi hindi lang naman isa o dalawa ang may parehong reaksyon nila ng majority ng nandun sa silid na yon. Reaksyon daw yun ng lahat ng host at karamihan na nasa studio at ganun din sa mga nakapanood. Kaya hindi masasabing mali yung reaksyon nila kasi nakita nila mismo. Personal din daw nakausap ni Vice si Axel. Ipinangako raw niya kay Axel na magkikita sila at tatawagan niya ito ulit. Gusto raw ni Axel na magkita ulit sila ni Vice para humingi ng sorry dahil sa batikos na natanggap ng TV host. Nauunawaan din daw nila kung bakit sinabi ni Christine na hindi siya na-off sa kinilos ni Axel. Ayon naman kay John Hilario, walang ibang makakapagsabi kung ano talaga ang totoong nangyari kundi si Christine at si Axel dahil sila yung nakaramdam ng awkwardness nung time na yon. Kasunod nito ay nakiusap si Vice sa netizens at sa mga manonood na tigilan na ang pambabash kina Axel at Christine. Idiniin ni Vice na karapatan ng isang babaeng umalma kung sa palagay nito ay hindi siya komportable sa ikinikilos na kung sino mang kasama niya. Paniniyak niya, tinutulungan nila ang dalawa kasunod na paglaki ng issue at matinding bashing na kanilang natatanggap. Nanawagan pa si Vice na siya na lamang ang i-bash at wag na ang dalawa dahil hindi naman sanay ang mga ito sa matinding bashing. Sa pagwawakas na pahayag, sinabi naman ni Ogie Alcacid na magsilbing aral sa lahat ang nangyari. Axel posts cryptic messages. Ilang oras bago at pagkatapos magbigay ng pahayag si Vice tungkol sa controversial Especially For You episode, sunod-sunod ang social media post ni Axel. Mula late night ng Lunes, June 3, sunod-sunod ang Facebook post niya ng quotes na may kinalaman sa may pinagdadaanan. Ano mo yung mga mensahe ito para patatagin ang loob?
Post niya ng Monday night. Accepting the situation is the best way to move on. Pagsapit ng Martes, June 4, ipinagpatuloy niyang inspiring quotes. Una niyang post noong hapon, tatagan mo pa dahil ikaw lang din ang nakakaalam kung paano mo kinaya. Agad niyang sinundan ito ng mensaheng, Lord, I'm still waiting for your beautiful plan for me. Huli niyang post noong Martes ng hapon, even at my hardest time, I was alone so I don't care who stays or leaves. Ang mga comments ng netizens sa cryptic post na ito ni Axel ay mga reactions nila sa issue ng Especially For You. Marami sa mga komentong ito, pagpanig at pagpapahayag ng simpatya dahil sa pagkapahiyaraw at bashing kay Axel matapos siyang i-call out ni Vice on TV. Bago naman ang pagpo-post ng quotes ni Axel, sunod-sunod ang pag-repost niya ng article links ukol sa kinasangkot ng issue. Gabi rin ng Lunes, may post si Axel sa ex ukol sa kontrobersya. Ipinagtanggol niya rito ang searcher na si Christine dahil sa matinding bashing. Nais niyang tumbukin na kung nagmukha mang na ilang si Christine nung bumeso siya ay dahil sa posisyon nila na gawin niya ang bro code. Kasunod ng statement ni Vice, nag-trending ang pangalan ni Axel at nirepost pa niya ang screenshot ng pag-trending niya na nilikipan niya ng caption na, ano meron? I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!